Good evening mga babayan at welcome back na muli sa ating YouTube channel. Kumusta mga babayan from Luzon, Visayas at Mindanao at ang lalo na sa ating mga babayang abroad immigrant, kumusta po kayo? So nandito po tayo ngayon sa may common station ng Unified Grand Central Station. So magbibigay lang po tayo ng konting update patungkol dito sa Unified Grand Central Station. So bago po ang lahat mga babayan, at nagbabalik si Kajushin upang magbigay sa inyo ng kaganapan dito sa Common Station. So tara, umpisan po natin. At dito naman mga babayan ay nasa southbound po tayo sa bandang area A. Ayan. So mapapansin po natin, no, may mga nagtatrabaho po ngayon sa oras na ito. At nagwi-welding po sila ng mga steel beam at steel girder. At dito naman mga babayan ay dito rin po sila maglalagay ng steel girder at saka steel beam, no? Mag-i-install po sila dyan. Kung ano po yung nakikita natin doon sa bandang dulo ay ganun din po ang mangyayari dito banda sa unahan. So ayan mga bayan, no? At ganitong oras po, mga alas 8, alas 9 po sila gumagawa dito. Sa mga hindi pa po nakaalam mga babayan, itong Unified Grand Central Station ay nahati po ito sa apat na railway. Sa isang station ay apat na railway po ang magkoconnect dito: MRT3, LRT1, MRT7 at Metro Manila Subway. So ako attention po ito ng ating mga kababayang turista, no, itong common station. So nasa 70% na po ang kanilang magagawa dito mga kababayan. So tuloy-tuloy po ang kanilang paggagawa dito, araw man o mapagabi po mga kababayan. So ayan, may nakikita po tayo mga empleyado ng under po ng BF Corporation. Ayan, at kitang-kita po natin yung castellated beam. Nakikita po natin mga bakal na malalaki. Ayan. So sa mga bago lang po sa aking YouTube channel mga babayan, ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated every time na meron po tayong bagong video at bagong upload. So ayan, at ito po yung status dito po sa parang Mala Underground. Ayan, so parang magkakaroon po siya ng underground o kaya tunnel, kasi napakalawak po itong ilalim mga babayan. Gawa po siya ng mga solidong mga bakal, steel beam at saka steel girder. So itong mga proyekto mga babayan ay panahon pa pala ito ni Gloria Macapagal. At hindi lang po natuloy, no, ngayong kasalukuyang Rodrigo Roa Duterte ay talagang tinuloy-tuloy po itong mga proyekto. At dito na sa baba ay may nakikita po tayong mga malalaking bakal na ito po yung ilalagay nila doon sa may ceiling trusses. Ayan, napakahaba po niyan mga babayan. Yan po yung nilalagay nila doon sa taas. So parang magkakaroon po siya ng arko. Ayan, silipin po natin sa taas mga babayan. Ganyan na ganyan po ang mangyayari yan pagdating sa taas. Wow, napakaganda na po mga babayan, no? Talagang 70% na po ang kanilang nagagawa dito. At siguro by next year ay matatapos na po ito mga babayan, by 2022. So madalas po humihinto po dyan yung MRT line, MRT line 3. So ayan mga babayan, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe po tayo para lagi po tayong update. So yan po yung mga kagamitan nila nasa baba. At napapansin po natin ay meron pong nag-welding sa taas. Ayan, mas lalo po nilang pinapatibay ang mga pundasyon. So nandito po tayo ngayon sa may North Avenue Station ng MRT3. Ayan, tanaw na tanaw po natin dito yung nagliliwanag ang common station. So kung mapapansin po natin mababayan, itong mga nakahilirang mga pundasyon, yan po yung madadaanan ng bagong LRT Line 1. So malalaking mga giant post, no? Talagang naglalaki ang mga pundasyon.
At ito po yung kanilang barracks, ng silbing job site. Ayan. Under po siya ng bed corporation, no? So ayan na mga babayan, at nandito po tayo sa baba, no? At unti-unti na po tayong lumalapit dito sa ginagawang common station. So itong nakikita po natin sa baba, yung napakalaking girder, ayan, yung nakahiga, ay ilalatag din po nila dyan sa may common station. Ayan, so main lang po natin, no? Ang laki na po ng pagbabago, talagang malawak na po ang kanilang nagagawa. Ayan, nakita po tayo mga trabador na umpisa na po sila. So may mga hawak-hawak din po sila, mga safety belt or harness ang tawag nila dyan, yung para maging safety ang kanilang pag-aakyat, no? At dito naman nakita po natin talagang formadong-formado na po, no? At sa taas ay magkakaroon na po yan ng bubong. At meron na po yung stairway sa taas, sa bandang kanan. So hindi lang po natin makikita mga babayan kasi nasa baba po tayo. Pero kung nasa taas yan mga babayan, makikita po natin may hagdanan na po yan, no? Bali hanggang second floor. At ito naman po yung nakikita nating tower crane. Wow, napakalaki niya. Napakabigat po niyan mga babayan. At yung pahaba na papunta doon, yung girder, ayan po yung tinatago na kulom. So umuulan dito ngayon mga babae, no? So time check po natin mga babae ay alas 8 na po ng gabi. Ayan. So pagka maulan ay bihira lang po sila gumagawa dito. At hindi matatablan po yung bakal pagka mabasa. Basa po yung rad. So pagka maulan-ulan ay bihira lang po sila gumagawa. Ayan po sila. Sumisilong po sila ng bagya. Ayan, maraming salamat po sa iyong panunod at suporta sa ating YouTube channel. At magtuloy-tuloy po tayo sa pag-update hanggang sa matapos po itong common station mga babayan. So palag po ng ating vlog mga babayan, at pa-subscribe na rin po ng ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.